Eto, Ma'am Babes. Big thanks, Doc. Tig ilang tablets or capsule to be taken every day? Anong tablet to Ma'am Babes and anong capsule? Ah, siguro, iniisip ni Ma'am Babes yung RGGL, spirulina, and lion's mane naman. Well, sa RGGL po, it depends kung ano yung mga pangailangan natin. I would suggest you start with 2 capsules twice a day, then progressively increase it depending on the demand of your body. Sa spirulina po, I would always suggest a regular intake of 2 capsules 3 times a day. Sa lion's mane, ako po, usually take in 2 capsules before bedtime kasi masarap siyang ipahinga, itulog. Pero siguro kung nandun tayo sa talagang meron ng Alzheimer's disease, we can improve yung in-dose natin ng lion's mane na 2 capsules morning, 2 capsules evening. Okay, sige. Lahat daw pala, Doc. Lahat ng supplement, sabi ni Mom. Okay, so while waiting sa iba, Doc, ako meron akong inihandang questions. Ano po yun, ma'am? Ready ka na ba, Doc? Sure. Okay, so first, eto, what is the difference between Alzheimer's disease and amnesia? Or are they the same? Well, actually, ang amnesia mo is a symptom. Ano? Ang Alzheimer's disease kasi is a disease entity. Sakit ang Alzheimer. Ang amnesia po ay sintomas. Kasi ibig sabihin ng amnesia, nakalimot ka. Eh, hindi ko lang alam, Ivy, kung madalas ka makalimot. Pero wala ka namang amnesia, di ba? Minsan, Doc. Minsan may amnesia ka. Well, ang amnesia kasi depende. It is a symptom na ibig sabihin, yung recent memory, hindi mo siya ma-recall. Merong tinatawag na short-term amnesia, yung nangyari lang ng kahapon o kanina, hindi mo maalala. Meron naman tinatawag na long-term amnesia, yung matagal na panahon na, ay hindi mo naalala. Pero ang amnesia po or yung loss of memory is one of the symptoms of dementia and Alzheimer's. So, hindi po siya actually magkaiba. It has an association. Yung Alzheimer po, yun po yung sakit. Yung amnesia, sakit. Yun po yung symptoms. Symptoms. Naku, parang kinabahan ako doon, Doc. Okay. Meron naman sa nahatag na voluntary amnesia, yung talagang sinasadya mong ayaw mo nang maalala. Ah, so yun naman yung sinasadyang amnesia. Meron din pala. Oo, depende. Okay, Doc. Very clear. Thank you. Mas kinaban ako dun. Ma'am Ivy, baka nauntog yung na-amnesia. Ay, natanggal yung helmet, Ma'am Lerma. Okay, eto, Doc, another question. According sa presentation kanina, nabanggit mo na age 65 and above, yung mga prone or yung mga mostly ay nagkakaroon nitong Alzheimer. Posible pa din ba na yung mga younger than like 20s, 30s ay magkaroon yan? Yeah, mga ganyan edad ko, mga 20s. may mga talagang early onset ng Alzheimer's, which is very rare, hindi naman siya ganun ka-common. Pero may mga nangyayari na tinatawag na pre-senile, yung talagang bata pa, nagkaka-Alzheimer's na siguro. One of the primary causes is mga injuries and then drug-related. Alam nyo, isa sa mga talagang, aside from alcohol, na pwede makasira ng brain natin ay yung mga hallucinogenic drugs natin. Cocaine, shabu, LSD, mga ganyan. These are hallucinogenic drugs. At the same time, these are neurotoxic drugs. Yung mga nakakasira ng brain cells. So kung maaga na-exposed ang isang bata dyan, then magkaroon siya ng acquired Alzheimer's, masira yung brain cells niya ng maaga. Although ang Alzheimer talaga is a progressive destruction of the brain at saka memory due to plaques and tangles. Ito po yung nakita lang na nanggagaling mismo sa proseso ng katawan natin na hindi alam kung paano nag-umpisa, hindi alam kung saan nanggaling. Kaya nga ang Alzheimer's is wala kang sure na cause at wala kang sure na treatment. It happens. Sabi nga, yung statistics, that is only in an observation na mostly age 65, ganyan ilang percent yung nagkaka-Alzheimer. Pero hindi naman lahat ng si age 65 ay nagkaka-Alzheimer. So these are just statistics. Ang importante is we become aware and then maiwasan natin yung mga factors na pwedeng bigay sa atin ng risk na magka-Alzheimer tayo. Kasi importante dyan eh. Sabi nga natin, prevention is better than an ounce of cure. A pound of prevention is better than an ounce of cure. Yes. Okay. Thank you, Doc. Bago ko itanong yung inihanda kong question, may tanong dito si
Okay, unahin natin na nauntog po ako at itinulog ko po. Pagising ko, hindi ko na magalaw ang ulo ko, pero nakabawi naman. 6 months ago na po. Kaya lang po ang problema ko, confused po ako, lalo na pag sa spelling. Nahirapan po minsan, may time po akong nahirapan po akong maalala ang exact words na gagamitin. Ano po kaya ang tawag doon ayon kay Rowen Asana? Well, actually, kung nauntog ka, ang tawag natin dyan is siguro mild cognitive impairment. Yung iba kasi yung mild cognitive impairment. Meron tayong tinatawag na medyo mild cognitive impairment from actually Alzheimer's. Kasi ang Alzheimer's talaga, merong progressive na destruction ng brain cells mo. Sabi nga, umpisa sa pons yan hanggang doon sa alikod-likuran ng brain mo. Sabihin, hindi siya tumitigil kahit anong gawin natin. Well, yung mild cognitive impairment, maaring yan ay dahil sa mga kagaya ng nauntog ka, baka nagkaroon ng konting concussion na maganang konti yung brain mo at may naapektuhan ng konting brain cells, pero nakaka-recover po yun kasi kung di namatay yung brain cells, kung naman na yan, kailangan lang palakasin mo siya uli. So, ibig sabihin, yung may mga memory gaps ka na medyo nahirapan ka sa mga sa pag-memorize, it's part of yung pag-deteriorate ng brain cells mo. Anong kailangan mo gawin? Well, take supplements that can nourish your brain cells, RGGL, spirulina, and lion's mane. At saka anong gawin mo? Brain exercises. Kumbaga, flex your brain muscles. Mag-try kang gumawa ng mga out of the routine. Kung hindi ka dating nagko-crossword puzzle, i-try mo mag-crossword puzzle. I-try mo mag-aral uli na mag-aral para yung brain natin. Kasi alam niyo po, isa sa mga kagandahan na observan ko, yung nanay ko kasi tindera sa Divisoria yan. Hindi siya marunong mag-computer. Si mami po ay hindi marunong mag-computer. So, siya ay old school. Lahat ng utang niya, lahat ng binabayaran niya, nakalista yan, mano-mano. Well, siguro ito yung naging dahilan hanggang nung mag-pass away siya, ang memory niya intact. Kasi exercise ang brain niya. Kaya niyang mag-add by memory, kaya niyang mag-multiply by memory, kaya niyang mag-divide, subtract by memory. So, kasi nasanay po siya. So, ganun po siguro, the more we flex our brain muscles, the more we develop yung magandang memory, kahit po dumating tayo sa old age. Si mami, hindi mo pwedeng dayain sa sukle kasi kabisado niya lahat. So, yun po yung kagandahan siguro. Hindi pwede mangupit. Ayan, magandang ano yan, Doc, ha? Magandang suggestion sa mga, lalo na sa mga viewers natin, mga distributors, leaders, no? Kailangan po, mano-mano kayo mag-compute ng mga may utang sa inyo. Kasi nabasa ko dito, Doc, na madalas makalimot ang mga may utang, sila po yung nagkaka-amnesia. Totoo, Doc. Madali talaga magka-amnesia pag may utang ka, lalo na pagkatapusan at kaka-15. Parang yes. Wala akong maalala pagkakatapusan na takinte kasi bayaran. Di ba? Umiiwas na siya. Okay. Eto, Doc, meron pa dito. Ayan, sabi ni Sir Romy Plosius. Ayan, thank you, Doc Danny, for sharing this very important topic on Alzheimer disease. Have a joyful celebration, Doc. Thank you so much. Thank you, Sir Romy. Eto, Sir, eto Doc. Kasi di ba, parang based on research as of 2018, yung Philippines daw was ranked 177 out of 183 countries na may pinakamaraming death rate ng Alzheimer's disease. So the question is, malaking factor ba yung lifestyle nating mga Pinoy kaya one of the lowest case tayo? Like yung pagiging cheerful natin, positive attitude, and yung mga kinakain natin. Well, actually, kasi siguro ang mga Pinoy una-una mahilig tayo sa coconut. Hindi natin naisama yung virgin coconut oil sa ating products. Mm-hmm. Ano? Kasi ang virgin coconut oil natin is very good in controlling yung mga cardiovascular disease. Maganda siya, mm-hmm. Good oil siya. Ano? Isa pa yon. And then siguro ang isa sa kagandahan sa Pilipino, hindi ba tayo madaling ma-stress? Kita mo, nabagyuhan na, nagtatawanan. Pati na yung mga video, yung video sa mga rehabilitation center. Nakita ko yung mga bata na nabagyuhan, walang bahay, walang makain, pero naglalaro silang ganyan. I mean, ang Pilipino po is a very resilient mga people. Ano? Madali tayong mag-recover, madali tayong mag-move on. Although sensitive tayo, madali tayong masaktan. Pero ang kagandahan po sa Pilipino,
As a family, tightly knit tayo. Lagi nandiyan yung family support pagka merong, nakita mo nga lang, pagka may hinatid sa airport, isa lang aalis, pero isang jeep yung pupunta, di ba? Isang barangay, Doc. Isang barangay. Yung pala yung magbabakasyon lang sa Hong Kong ng 3 araw. Di ba? Oh. Pero yun yung kagandahan sa atin. Siguro yung ating emotional support from people. At saka, alam mo, isang problema sa Pilipino, ha? Problema at advantage, yung bahala na system. Kunyari, may problema at wala ka na magawa. Bahala na Diyos, bahala na bukas, bahala na si Batman. I mean, although sa iba stressful na yan, kasi ako nung nagkaroon ako ng mga kasama ng mga Amerikano sa ano, sa isa ito, Jamboree at saka sa mga medical mission. Mga Amerikano, nag-LBM lang, nag-iiyakan na, natatakot na, baka sabi ko, LBM lang, tinatawanan lang ng mga Pilipino yan. Kaya mamatay-matay na kayo sa takot. I mean, ganun yung personality ng mga Pilipino. Kaya siguro, less, very less, ang incidence sa atin ng Alzheimer's. Lalo-lalo mortality yung death. And we know how to care, take care of our old people. Tayo lang siguro yung bansa na hanggang mamatay yung magulang mo, talagang hindi mo pinababayaan. Ikaw yung personal nag-aalaga, tinutulungan mo, na willing ka mag-sacrifice na hindi ka magtrabaho para maalagaan mo yung oldies mo. So we are that kind of people. Kaya mababa yung ating incident. And of course, sabi ko nga, mahilig tayo sa supplement. Kita mo naman lahat ng networking na supplement sa Pilipinas na mamayagpag. Kasi ang Pilipino, they love natural food supplements. Kaya advantage po natin sa DXN yan. We have so many supplements that can help us out. Yes, advantage natin yan. Okay, napakaganda nung pagkaka-expound mo, Doc, nung ano. Good morning, Doc. Makakatulong po ba ang puzzle? Ayon kay Bing, Hamin has just mundo. Yes, of course. Kasi it stimulates your brain to think. Yung mga lalo mga tasks na hindi mo talagang alam gawin. Alam niyo ako sa akin sa ito lately, no, as in my, kasi ako 63 na ako, senior na ako, 65 malapit na baka mag-Alzheimer. Ay, hindi halatado. Oo. Alam niyo ba at this point in time, isa sa natutunan ko is how to cook. Inaaral ko sa YouTube ko paano magluto ng ganito, paano magluto ng ganito. Na-stimulate ba yung pag-iisip ko na siguro yung bang do something new. Maaring siguro gusto nyo mag-venture kayo sa painting, baka kaya ko mag-paint, ganyan. O kaya crossword puzzle, alam mo, crossword puzzle, mahirap mag-ano. Isa pa, kung ayaw mo mag-crossword puzzle, mag-scrabble ka na lang kasi para mapilita ka mag-isip, di ba? Yung isa pa, yung mahirap gawin, yung sudoku ba yan, yung number puzzle? Well, these are exercises that makes you think, go out from the routine. Kasi po, pagka-routine ka na, parang nagda-drive, maandar ka na, hindi ka na nag-iisip eh, di ba? Parang naglalakad ka, hindi ka na nag-iisip. Those are routines that you don't exercise your brain. Parang reflexes na lang yan. But when you go out of doing what is routine, you exercise your brain. Ayun. So, kailangan pala natin libangin laging ating isip. Yeah. Diba? Do something new. Do something new. Huwag yung paulit-ulit. Okay. Parang... Huwag paulit-ulit. Thank you, Doc. Sisimulan ko na ulit mag-puzzle. Nag-cross stitch, mga ganon. Ayan, sabi ni Reggie Montinola, maganda tong suggestion niya. Practice compute ng PV. Yes, of Thank course. You. Oh. Compute ng PV. Okay, Doc. Dito, one of the symptoms ng Alzheimer's disease ay memory loss, sabi mo nga kanina. Paano po yung hinahanap mo yung isang bagay? For example, yung hair comb. Tapos nasa ulo mo lang pala, Doc. Counted ba yon as symptoms? Well, it depends kung siya ay nagiging progressive at saka habitual. Kunyari, isang beses lang nangyari sa'yo, minsan tatawa naman yung salamin mo. Kagaya minsan, nasabi na, saan kaya yung salamin ko, yung pala nakagano'n. Diba? Nangyari yan eh. Oo, yan. Nangyari yan. These are, sinasabi nga natin, mga simple moments, ano. Well, pwedeng hindi yan talagang symptom. It could be an incident only. Pero kung ito'y progressive, laging nangyayari. Pinatong mo yung susi mo dito, hindi mo na maalala kung saan mo nilagay. Ah, kagaya ni Ivy, yung makeup niya, akala niya may makeup na yung isang side ng mata niya, pero yung kabila, wala pala. Oh, lumabas ka, isang mata lang may makeup, yung kabila, wala. Tapos, lagi nangyayari yon. Kasi po, yun ang titingnan natin sa Alzheimer's. It is progressive at saka siya ay constant.
Constant. Oo, lagi nangyayari. Lagi nangyayari. At tas palala siya ng palala. So, yun po yung problema sa Alzheimer's. Pero isang beses nangyari, that is not considered as Alzheimer's. Mga mental every lapse other lang yan. So, every other day. Okay, daw. Eto, may mga suggestion dito, yung mga nakakatawa suggestion ng iba. Ayon kay Ma'am Nini Blando, maglaro daw ng Candy Crush. Candy Crush. Sabi naman ni Ma'am Mean Pausal, nakakatulong if marunong ka mag-compute ng PV at SV. Exercise ng brain. Tama yan, Ma'am Mean. Huwag kang gumamit ka man ng calculator. Mano-mano gamit. Mano-mano, Ma'am Mean, ha? I love Sudoku, sabi niya. Okay, yeah, so eto, yeah. Doc, meron ako ditong last question. Pang malakas ang question to, Doc, kasi pinapatanong lang to, Doc, ha, ni partner June. Mm-hmm. Yung technical natin. Sige. At alam ko, ano, katanungan din to ng ating mga viewers. So, sabi dito, Doc, kapag nakalimutan ka na niya, ibig ba sabihin may Alzheimer na siya? Wala pa ako nabasa kasi na Alzheimer sa puso. Alam ko Alzheimer lang sa brain. Pero maaari siguro kung nakalimutan ka na, June, that is a new discovery. Discoveryhin mo kung may Alzheimer ng puso. Okay. Alam ko Alzheimer lang ng brain. Malinaw yan, mga partners. Malinaw yung partner, June. So, walang Alzheimer. Thank you very much, Dr. Danilo Sadsad. Ito yung gusto ko kapag nakakausap ko si Doc, eh. Happy-happy lang kami. Thank you, Doc. At least now, mas nauunawaan na naming lahat ano ba itong Alzheimer's disease, ano yung mga simptomas, ano yung mga treatment, paano ito maiuwasan o masusolusyonan with the help, of course, ng ating mga produkto. Yes, so, of course. Thank you, Doc. Yung kalimutan. Yes, Doc. Anything else you want to add? Coffee is good to prevent Alzheimer's. Mm-hmm. Ang dami nating kape. May Lingzi, may Lion's Mane Coffee, may Cordyceps Coffee. So, just enjoy loving and drinking our coffee. That is one way of avoiding Alzheimer's. Huwag niyo kalimutan yan. Ayan po yung pruweba na katanungan talaga yun ni partner June. Mm-hmm. Rene, June, Rene Antonio, as if nakalimutan ka na minamahal mo, may Alzheimer ka na. Ay, ako, Alzheimer ng puso. Thank you, maraming salamat, Doc Sadsad. And yes, you're welcome. Anything else you want to add before tayo Well, sa akin po siguro, let us continue yung good traits natin mga Filipinos as loving, caring for our loved ones. And of course, let us share the benefits of what we discovered sa ating mga DXN products. Sabi nga, if you have something good, it is no good if you do not share it to others. Diba? Walang hindi masarap yung ikaw lang ang nanood, tas ikaw lang na share. Talagang masarap pag may napanood ka, ikukwento mo sa iba. Pag may nakain ka masarap, gusto mo ikukwento mo sa iba. Pag may na-discovery ka maganda, kailangan ikwento mo din sa iba. So, keep on sharing. Keep on sharing. Yeah. Yes, ayan, thank you daw, ayan kay Ma'am Babes ako. So, thank you, Doc. Thank you so much. Ayan, at least, yun nga, malinaw na malinaw sa ating lahat ito. Maraming salamat, Dr. Danilo Sadsad. See you sa mga susunod nating HNP or the yes, doctor is ma'am. At na-miss namin ikaw sa live stream. Na-miss daw tayo ng ating mga viewers. Babalik tayo sa live stream. Okay, so, thank you sa ating mga viewers na nanood ngayon. Tandaan na ang healthy lifestyle, positive attitude, and right food supplement ay malaking factor para maiwasan itong Alzheimer's disease. I hope lahat kayo ay hindi makalimot na mag-maintain na ang inyong monthly PPV. Lalo na at ilang araw na lang ay sunod-sunod yung mga holidays. So stay tuned sa announcement about our business operation. With that, this is Ivy Celeste, ang inyong Area Sales Coordinator ng North Luzon. Good morning, DXN. Who can consume and use DXN products? Since DXN products are natural health products, they are suitable for all categories of people, starting from infancy to old age and the sick.
Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.